Naghahanap ba kayo ng maibibake pero wala kayong oven? Naku, eto, hindi na yan problema. Sagot ko na yan. Dahil ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-bake sa kaldero. Tara, simulan na natin. At kapag ganito na yung stage ng inyong banana or saging ay huwag nyo yan itatapon. Mas maganda yan gamitin sa mga ganitong klaseng pag-bake. I-mash lang natin ito ng maigi kung wala kayong ganitong masher pa pwede kayo gamamit ng tinidor. At syempre para ma-follow natin yung instruction dito sa ating recipe ay mas minabuti ko itong ilagay sa cups at tayo ay nakakuha ng 1.5 cup na banana mash or mash banana. Sa bowl, ilagay na natin dito yung ating mga ingredients na nakalagay dito sa ilalim ng ating video at haluin natin ito hanggang sa matunaw yung ating asukal. Yan. So next, dito natin isisift directly yung ating mga dry ingredients. Ito yung all-purpose flour, baking soda, at ng asin. At syempre ay haluin lang natin ito. At dito nga pala sa ating recipe or measurement ay eksakto makakagawa tayo ng 2 pirasong tag-iisang 750 ml ng foil container. Again guys, kung mas maliit yung ating foil or mold na gagamitin ay mas madali itong i-bake. Kung mas malaki naman, ito ay mas mahaba natin i-bake. So depende rin yan kung ganong ka-thick or ka-manipis yung ating gagamiting molde. At ang optional, pa pwede nyo ito ilagay ng kahit anong nuts na gusto nyo, pa pwede tayo maglagay ng tsokolate. At ito na yung pinakakaabangan talaga ninyo. Sa mga walang oven, no problem. Akong bahala. At tuturuan ko kayo kung paano ba talaga ang proper ng paggagawa or paggamit ng kaldero baking. Mas maganda kung mas malaki ang gagamitin nating kaldero o yung talagang medyo maluwag ng konti yung ating ibibake. Over medium low heat ay kailangan na painitin natin yung ating kaldero na may takip para makulob yung ating init. So this time, kailangan talaga ay meron tayong thermometer at kailangan na ma-achieve natin yung 175 to 180 degrees Celsius. Kung wala naman kayong thermometer, okay lang. Basta painitin lang natin yung ating kaldero for at least 20 to 30 minutes. At kapag nailagay na natin yung ating ibibake, ito guys ha, huwag na huwag yung bubuksan yung pinakatakip nito. Hayaan nyo siyang maluto hanggang sa dumating na tayo sa point ng 20 minutes. At kapag 20 minutes na, i-check natin yung ating toothpick sa pinakabottom ng ating cake. Kung ito ay moist pa, magluto pa tayo o ibig pa natin ito for another 5 to 10 minutes. At again, tsakan natin inyong i-check. Pero in duration ng 20 minutes ay huwag na huwag yung bubuksan yung pinakatakip. Oh, di ba? Napakaganda. So, ito na yung ating no-bake na kaldero bake banana cake. Naku guys, napakasarap talaga nito. Napakalambot, tama-tama yung timpla. At mas maganda talaga kung gagamit tayo ng baking soda sa ganitong klaseng cake. Dahil napakasarap at napakalambot. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye. At napakasarap itong i-partner, syempre, sa kape. Bye.